Yo, magandang araw mga parekoy. Panibagong araw, panibagong karunungan na naman tayo ngayon. At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung mga bagay na ito na tinatawag nating coupling. So yung type ng coupling na ito mga parekoy ay tinatawag nating pin bush type coupling. So sa video na ito mga parekoy ay ituturo ko sa inyo kung gaano nga ba ito ka-importante sa ating paggagamitan at bakit nga ba ganitong type uuri ng coupling ang ating ginagamit dito. So kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga parekoy yung ating pin bush type coupling. So unang-una mga parekoy, ano nga ba ang coupling? So sa madaling sabi mga parekoy, ang coupling ay isang uri ng mechanical element na nagsisilbing dugtong sa ating driving side at sa ating driven side mga parekoy para mailipat nito yung ating rotational motion sa ating driving side papunta naman o para sa ating driven side. So ano nga ba mga parekoy yung ating driving side at saka yung ating driven side? So kapag sinasabi nating driving side mga parekoy, so ito yung bahagi kung saan merong nagbibigay ng rotational motion. So for example mga parekoy, yung ating electrical motors na nagbibigay ng rotational motion sa ating shafting. So kapag sinasabi nating driven side mga parekoy, so ito naman yung taga-receive ng ating rotational motion mga parekoy para ito ay gumana. So yan yung ating driving side mga parekoy at saka yung ating driven side. So punta naman tayo mga parekoy dito sa ating tinatawag na pin bush type coupling. So mapapansin ninyo mga parekoy na dito mayroon tayong bolt at saka nut at syempre mga parekoy sa gitnang bahagi nito ay mayroong rubber. So bakit nga ba mayroong rubber dito mga parekoy at ano nga ba ang pinakasilbi nito dito sa ating coupling? So unang-una sa lahat mga parekoy, since pinag-uusapan natin dito yung ating rotational motion, so kapag mayroong isang bagay mga parekoy na nagpo-produce ng ating rotational motion ay syempre kalakip niyan mga parekoy yung ating tinatawag na vibration. So once na magkaroon ng vibration mga parekoy, so para ma-resist natin yung ating vibration sa ating coupling mga parekoy at saka dito naman sa ating flange ay kailangan natin ng mga shock absorbers mga parekoy or yung ating vibration absorbers na higit dyan mga parekoy yung tinatawag natin o nagsisilbing shock absorbent mga parekoy or vibration absorbent yung ating rubber. So para magkaroon kayo ng idea mga parekoy kung saan nga ba ginagamit itong maliliit natin ng mga pin bush type coupling ay ipapakita ko sa inyo mga parekoy yung ating example dito sa ating compressor. So kung mapapansin ninyo dito mga parekoy yung ating kanan na bahagi, yung ating driving side or yung ating motor side mga parekoy, at dito naman sa kabilang bahagi mga parekoy yung ating driven side or yung ating compressor side. So lagi ninyong tatandaan mga parekoy na yung ating coupling mga parekoy, yung may rubber ay automatic yan mga parekoy sa ating driven side. So sa kabilang bahagi naman mga parekoy yung ating nut mga parekoy sa ating driving side. At para hindi kayo malito dyan mga parekoy ay mayroon tayong palatandaan dyan sa pamamagitan ng tinatawag natin na female side at saka yung ating male side. So kapag sinasabi natin female side mga parekoy, ito yung bahagi ng ating flange o na pinapasukan ng ating coupling or yung sinasabi kong female side mga parekoy, yung ating pinapasukan ng rubber. So automatic mga parekoy, female side yan kapag yan ang pinapasukan natin ng rubber. So mapapansin nyo rin mga parekoy na yung ating rubber or female side ay kinakabit natin dito sa flange sa bandang bahagi ng ating driven side. So sa kabilang bahagi naman mga parekoy dito sa ating driving side, mapapansin ninyo mga parekoy, yan naman yung ating male side. So male side mga parekoy para sa ating driving side. So dito naman mga parekoy, para sa ating malaking uri ng ating pin bush type coupling ay ginagamit natin ito para magkonekta sa ating flange sa ating fire monitor. So dito naman sa uri na ito mga parekoy, yung ating fire monitor dito ay ginagamit natin ito sa pamamagitan ng isang pump
na nagtutulak ng ating seawater para makapag-produce tayo ng tubig para sa ating mga water curtain sa ating aft, sa forward, at para naman sa ating malaki ng pamatay sunog sa may itaas na bahagi ng ating barko at sa pupa na bahagi ng ating barko, mga parekoy. So para mapaikot natin, mga parekoy, itong ating malaking pump dito sa bandang kaliwa, ay kailangan natin ng ating driving side, mga parekoy. So para ma-connect natin yung ating driving side, mga parekoy, sa ating driven side, ay kailangan natin ng uri ng ating pin bush type coupling. So mapapansin ninyo, mga parekoy, makikita nyo dyan na napakaraming pin bush type na coupling sa isang flange lang, mga parekoy. So ibig sabihin, dapat talaga na secure ang pagkakapit niyan, mga parekoy. So isa pang gamit, mga parekoy, ng ating pin bush type coupling dito ay syempre rubber siya, mga parekoy. So para ma-resist niya dito yung ating mga vibrations na gawa ng ating main engine, mga parekoy, or yung ating driving side. At isa pang dagdag, mga parekoy, kung ano nga ba ang tulong ng ating rubber dito, ay siya yung nagsisilbing shock resist natin, mga parekoy, dahil pag biglang andar ng ating driving side, mga parekoy, ay syempre magkakaroon din ng biglang ikot since nakakabit nga sa isang coupling, mga parekoy, yung ating driving side at saka yung ating driven side. So mayroon siyang shock resistant, mga parekoy, para hindi mapunit yung ating bolt and nut dito. Ngunit bago natin tapusin yung video na ito, mga parekoy, ay shout out muna tayo sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa atin, mga parekoy. So ayan na nga, shout out sa iyo Sir Mark Lester Ocariza Branzuela at saka kay John Lester Briones. So hanggang dito na lang ako, mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon. At syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section para sa mga bagay na dapat nating pag-usapan. Maraming salamat sa inyo, mga parekoy. Peace!